Good morning. Ayan, kasama ko ngayon yung aking baby. So, nandito kami ngayon sa bukid dahil rest day ko. Magre-review tayo ng NMAX na binigay sa akin ng asawa ko. Valentine's Day. So, since 1 month na ngayon yung motor ko, siguro panahon na para i-discuss ko kung ano yung mga nagustuhan ko dito sa NMAX. So, number one, syempre, lahat naman yan, sinasabi nila yung comfortability. And then, siguro yung performance niya, yung the way na pagkailangan kong mag-overtake, yung power na ibinibigay ng NMAX, talagang satisfied ako at hindi niya talaga ako binibigyan. At the same time, gustong-gusto ko yung riding comfort na kapag nakasakay ka, kahit na may angkas ka, siguro kahit na dalawa yung angkas mo, which is mali naman, pero na-try ko lang naman yun kasi minsan kasama ko yung anak ko, yung asawa ko. So, sa biyahe namin, mas komportable at mas safe yung pakiramdam na sa pagbumiyahe ka. Galing ako sa Honda Wave, and then nag SIM bonus na rin ako. So ngayon lang ako nagmotor ng automatic transmission, and then yung ganito yung kalapad na gulong. So kung mapapansin nyo, si NMAX, kapag ka dinadrive mo yan, especially pag bumabanking ka, talagang hindi mo mararamdaman yung kaba na baka mag-slide ka, mag-swamp lang ka, mamali ka ng ano. Tama, dapat ano pa rin, safety pa rin, pero yun lang yung comparison ko between dun sa normal na 80-90 na gulong na dati sa Wave, 80-90, and then 70-90 yung front tire, kay 17. So dito, okay, so yun, pagdating naman sa braking system, so etong motor ko is non-ABS, pero para sa akin, sobrang laki ng difference dun sa dati kong mga nagamit na motor, dahil gawa nga ng naka-double disc brake na siya. So siguro para sa akin yung medyo matagal na rin kasi ako nagmumotor, yung pagpili ng ABS or non-ABS, siguro nasa sa atin na yon kung ano ba talaga tayo, paano ba tayo magmotor, paano ba tayo mag-react sa mga situation na kailangan natin gamitin yung brakes natin. So, isa yon sa mga tingin kong dahilan, kasi usually kapag ikaw
ay mabilis magpanic pagdating sa pagdadrive, pagka yung nabigla ka, talagang I suggest na magpunta ka sa, mag-go ka sa ABS. Okay? So kung kampante ka at matagal ka ng driver, alam mo kung paano gamitin yung disc brake mo. Siyempre, unang-una pag non-ABS, alam naman natin may tendency na maglakyan kapag mali tayo ng paggamit, especially kapag yung mga biglaang nagkagulatan. So paano ba natin kokontrolin yung ating disc brake without ABS? So bukod doon, sa ABS, ito maganda kasi talaga to sa mga, ayun, kagaya ng binabanggit ko, kung medyo hindi ka pa ganong kahasa sa paggamit ng ABS, ng non-ABS, sorry, or ng disc brake. Kung ikaw ay siyempre ng mga dati, ang uso yung mga naka-drum brake. Actually, yung wave ko nga na Alpha is naka-drum yun. Naka-drum yung front, naka-drum yung rear. So malaki yung difference. Kailangan alam mo yung difference ng paggamit talaga ng brakes mo, especially dito sa NMAX. Siguro talagang yung braking system mo, dahil malaki yung motor, hindi ka matatakot na mag-brake, hindi ka matatakot na baka mag-slide ka, maglaki yung disc mo. Kasi hindi basta-basta maglalak, dahil nasa paggamit mo, nasa pagpiga mo, at the same time malaki yung motor. So mararamdaman mo naman yung ano eh, yung power na dapat na ibigay mo dun sa pagpiga mo ng brakes mo. Okay, so sa fuel consumption naman, very efficient na, no, yung gas para sa akin, kasi nag-a-average ako ng 35 up to 40 km per liter dun sa NMAX ko. City driving pa po yun, hindi pa ako nakakapag-drive ng long ride. So siguro pag long ride, mas mahaba, mas malayo yung tipid pa nito sa gasolina, kasi city driving, alam nyo naman, yung mga traffics, stop and go. So para sa akin, 35 km per liter ng NMAX ko na ginagamit, matipid na yon. Kung sa performance lang, sa power na ibinibigay ng NMAX, not bad para sa akin yung ganong kain ng gasolina. Okay. So sa mga nagtatanong, worth it pa ba ang NMAX ngayong taon na 2020? For me, it's yes, kasi sa panahon ngayon, talagang sobrang hilig ng mga Pilipino o ng mga tao na bumiyahe. So may mga tao na talagang pumupunta kung saan-saan. Ako, kagaya ko, actually, before nung naka-wave ako talaga, nabiyay kami Tagaytay, Pangasinan, Bataan. Ito, dito lang sa DRT, yung sa Bulacan. So medyo talagang mas maganda yung ano, yung riding comfort. Mas maganda kung ang pipiliin mong motor is yung talagang kahit pagod ka na, hindi mo mararamdaman yung pagod mo, kasi komportable yung biyahe mo, komportable yung takbo mo, komportable yung position mo sa motor mo, no? Yung NMAX is para sa akin talagang ito pang biyahe, pang adventure, pang malayuan. So siguro maintenance lang sa ano, actually ngayon lang din ako magme-maintenance ng automatic na motor, kasi yung last na dalawang motor ko is
semi-automatic yung wave saka yung bonus sim bonus. Okay, so para sa akin talagang worth it na bilhin sa panahon ngayon yung NMAX. So yung sa NMAX 2020, I don't think so kung lalabas na ba talaga dito sa Pilipinas, pero for me, satisfied na ako dito sa motor ko na ibinigay sa akin, pinagkaloob sa akin ng napakaganda kong misis. So sa lahat ng mga nagbabalak bumili ng NMAX, so ito naman yung aking mga negative feedback pagdating dito sa unit. Actually, wala naman perfect na motor, kasi kung ang motor ay ginawa or perfect na yung gawa sa motor, eh huwag na tayong mag price comparison, kasi perfect yung gusto mong specs, pag perfect yung binigay sa'yo, perfect din ang presyo for sure. Okay, so sa akin, number one, suspension. Okay, yung rear suspension niya sobrang tigas na parang pumipitik yung absorber niya o yung shock niya sa likuran kapag nalulubak. Ayun, kapag nalulubak siya, alam mo yung mararamdaman mo yung parang nagba-bounce back, nauuna pa yung gulong mo, yung nag-uuna pa yung shock mong bumalik kaysa dun sa pagkakalapat ng gulong sa kalsada. So yun, medyo pagka talagang malubak yung dinadaan mo, talagang yung ramdam na ramdam mo yung ano, yung tigas ng ano, shock. So siguro kung merong budget, mas maganda mapalitan yung ano, yung shock. So sa Yamaha NMAX, sana maayos pa tong issue ng NMAX pagdating dun sa rear shock niya, gawa ng kahit siguro pagka dalawa kayo sa motor na medyo mabigat, ito medyo kahit papaano okay yung suspension, hindi siya ganun ka lakas ng pitik, pero pagka ikaw lang mag-isa, ramdam na ramdam mo parang nasakay sa kabayo. So front shock naman is kung ano yung tinigas ng rear shock, iyon naman yung nilambot ng front shock. So sa front shock, actually nararamdaman ko yung tumutukod yung front shock, madalang naman, pero nakita ko rin yun sa mga review or nakita ko rin yun sa ibang mga page ng NMAX, may mga pagkakataon na talaga pag uneven yung kalsada, medyo tumutukod talaga dahil masyado namang malambot yung front shock niya. Pero para sa akin, pag nasa long ride tapos patag yung kalsada, so maganda yung play ng shock niya. Kaya lang pagdating doon sa mga lugar na medyo may lubak-lubak, pag medyo hindi maganda yung dating mo doon sa lubak, talagang mararamdaman mo tumutukod siya. Okay, so yung isa pang issue na hindi daw pwedeng pang madalian, dahil pag nilak mo yung leeg niya, mahirap. Actually, nung una, napansin ko na yon, pero nalaman ko lang din yan sa kaibigan ko na naka-NMAX din. So medyo yung kanyang paglalak ng manibela niya, hindi mo pala siya kailangan isagad na compare dun sa ano. Siguro sabihin na natin meron siyang clearance. Hindi mo siya pwedeng isagad na nakasagad yung manibela mo tsaka mga kabigin yung susi, yung ignition, para mailak mo yung manibela. At least, mga 1mm or 2mm, huwag mong isasagad, malalak ko ng maayos. So ayun, yun lang naman yung ano, nakita kong problema sa ngayon, kasi medyo nasa 690 kilometers pa lang yung tinatakbo ng motor ko, hindi ako nakakalayo pa. Yung mga other reviews issues na makita ko,
or mas maganda mga positive na feedback, i-share ko pa yun dito sa YouTube channel ko. So, yun lang sa ngayon at maraming maraming salamat po.